Oh, they linger.
Thank you.
Isang maliwalas at mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat ulit sa Panginoon sa pagkakataong ito na makapagbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos. Nawa ang salita natin pong pag-aaralan ngayon pong umaga ay tunay na mangusap po sa bawat isa atin. At kung may hamon tayo na marinig, makita, buhat sa kanyang salita, ang aking panalangin ngayong umaga ay tayo po ay tumugon. Ano po, sapagkat ang pagpapala, ang kalakasan, ang kasiglahan ay makukuha natin. Hindi lamang sa pag-aaral, hindi lamang sa pakikinig, lalo tigit po sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya ngayon pong umaga, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Luke chapter 16, verses 19 to 31. Luke 16, 19 to 31. Pakinggan po natin na magbabasa nito. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, "Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in this fire." But Abraham replied, "Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us." He answered, "Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house, for I have five brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment." Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." He said to them, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon ulit sa pribilehyo na maibahagi ang inyo pong salita. Salamat po sapagkat patuloy na nararanasan namin ang kalayaan na inyo pong pinagkakaloob sa amin. Salamat din po sa paraan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nawa, Panginoon, sa umagang ito ay muli mong kausapin ang inyo pong mga anak. Muli mong ipakita, ipaalam sa amin ang gusto mo na amin pong gawin. At tulungan mo kami sa pamamagitan ng inyo pong biyaya at kalakasan na ito po ay gawin namin, kami Panginoon ay tumagon sa hamon mo sa bawat isa sa amin. At tulungan mo yung lingkod na may bahagi niya ng maayos, maliwanag at may kapangyarihan ang inyo pong salita. Daming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po sa psychologytoday.com, ang ordinaryong tao daw po ay nakakapagpasya ng 35,000 every day. Okay? Napakarami po na, no? 35,000. At alam po ninyo, sa umaga pa lang, ano po, ay nakakagawa na po tayo ng napakaraming desisyon or pasya. Okay? Anong oras tayo babangon? No? Ano ang una nating gagawin? Maliligo muna ba tayo? O kakain muna? No? Ano ang ating susuutin? Magpapalate ba ako? No? O aagahan ko ba ang pasok ko? Okay? At yung mga bagay na yung mga maliliit na pasyang yun, no, yun ay kasama doon sa 35,000 na yun na gagawin natin sa buong maghapon. At ayon din po sa mga eksperto, meron din daw po tayong 3 major decisions na dapat gawin, no, sa atin pong buhay. Na itong na kaya ito major decision sapagkat dapat mo itong pag-isipan, no?
ng hindi lang isa, dalawa, tatlo, or 10 beses, no? Kung pwede mo itong pag-isipan ng maraming beses bago mo gawin, ay mas maganda. Mas magiging tama ang iyong desisyon. Hindi mo ito pagsisisihan, hindi ka magkakamali. Okay? Ano po itong tatlong major decisions na ito? Ang una ay yung iyong career. Okay? Kailangan mong pag-isipan kung ano ang gusto mong karera na kunin, no? Kumbaga, ano ang gusto mong maging sa iyong paglaki hanggang sa iyong retirement, di po ba? Sapagkat lalo na dito sa ating bansa, no? Ay madalas ang kinukuha nating kurso ay hindi yung gusto natin. Kundi ang kurso na kinukuha natin ay yung minsan gusto ng ating mga magulang or yung in demand, yung malaki ang kita. Okay? Kaya napipilitan po tayo na kunin yung kurso na hindi natin gusto. May mga kakilala po ako na nag-nursing sila kasi napilitan lang sila, no? Dahil yung gusto nilang kurso ay hindi available, no? At yun lang ang kayang suportahan ng kanilang mga magulang. Pero nung sila po ay nakagraduate na, sila ay kumikita na, meron na silang maayos na kabuhayan, dun nila pinursu yung gusto nilang kurso. Okay? So, pag nagkamali po tayo ng pagpapasya dito, no? Imagine, hanggang 65 years old natin itong pagsisisihan, no? Or hindi tayo magiging masaya sa atin pong trabaho, hindi tayo magiging proud. Di po ba? At kung sakaling ikaw ay mag-start, magtrabaho, no? Nang 20 years old, no? Ay 45 years na talagang burden sa iyo, no? Yung kurso na iyong kinuha. Kaya, napakahalaga na pag-isipan po natin. Ang pangalawa na major decision na dapat po nating pag-isipan ng maigi bago tayo magpasya ay yung ating mapapangasawa. Okay? Itong marriage. Gaya nga ng kasabihan, ito ay hindi mainit na kanin na isusubo mo na pagka napaso ka, iluluwa mo. No? Sapagkat pagka nagkamali ka ng pagpili, ay habang buhay mong pagsisisihan ito. Habang buhay na manghihinayang ka. Di po ba? At kung halimbawa talagang lagi kayong nag-aaway, laging magkaiba ang inyong ugali, ay everyday ay talagang napakahirap ng buhay mo habang nabubuhay. Sapagkat yun ang ipapangako mo, no? Pagka pinakasalan mo yung isang tao na pinagpasyahan mo, no? Na makasama sa habang buhay. Kaya habang may pagkakataon pa kayong mga singles, no? Talagang suriin niyo ng maigi, huwag kayong magpadala sa inyong mga damdamin, no? Huwag kayong ma-pressure din, no, sa sinasabi ng iba. You pray hard about it, no? At talagang pag-isipan natin. Sapagkat pag nagkamali tayo, no, ay malaking pagsisisi. Ano po? Napakahirap. Okay, pero again, kung ang mapagpasya naman natin ay yung career natin na gusto natin, no, hindi necessarily madali, kundi kahit mahirap ay tuloy pa rin tayo. Ganun din sa ating mapapangasawa, pagka napili natin yung talagang kalooban ng Diyos, no, yung talagang gusto natin, kahit na may mga ugali tayo na madidiscover, no, sa kanila na parang hindi natin gusto, at sila din may mga ugali sa atin na madidiscover na hindi rin nila gusto sapagkat hindi tayo perfect, ay mapapagtiyagaan natin. Bakit? Sapagkat ay kalooban ng Panginoon at yan ang ating pinili. Kaya mga kapatid, again, mas maganda na pag-isipan natin ng maraming beses kung sino ang ating pagpapasyahan na makasama sa habang buhay. Okay po? And then ang pangatlo, at ito ang pinakamahalaga sapagkat ito ang pinakamahaba, no, na mararanasan mo, no, either way, no, pagka nagkamali ka, no, napakahaba ng iyong suffering, no, pagka tumama ka dito sa desisyong ito ay napakahaba ng iyong kasiyahan. Ito ay yung ating eternal destiny. Ito yung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay natin dito. Pagkatapos nating mamatay. No, sapagkat tinuturo sa Biblia,
Sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, and then after that, judgment. So, yung buhay po natin dito sa lupa ay may hangganan, no? May nakatakdang araw kung kailan po tayo mamamatay, no po? Kung kailan matatapos ang buhay po natin dito. Wala pong immortal sa atin. Okay? Maliban na lang kung tayo ay abutan ng Panginoon na buhay pa, no? Hindi na po natin mararanasan ang kamatayan. Pero hanggat hindi pa po bumabalik ang Panginoon, lahat po tayo ay merong nakatakdang oras. Okay po? At itong ating pag-aaralan ngayon pong umaga ay nagpapakita ng dalawang destinasyon, no, ng tao pagka siya ay namatay. Depende sa kung ano ang pagpapasyahan mong puntahan. Okay? Kung titingnan po natin itong mga talatang ito na ating binasa kanina, no, merong pumunta sa paraiso o sa lugar ng merong pumunta sa langit at merong pumunta sa impyerno, no, sa lugar ng paraiso at sa lugar ng paghihirap. At dito makikita natin kung paano natin malalaman, no, kung paano tayo pupunta dito sa isang lugar na ito at paano tayo makakaiwas, no, sa isang lugar na ito. Ano ang dapat nating gawin para tayo makapagpasya ng tama? Ano ang dapat nating makita para hindi tayo magkamali sa ating desisyon? Kaya ngayong umaga, yung isang lugar muna ang atin pong pag-aaralan. Ano po? Kaya pinamagatan ko po ang ating mensaheng ngayong umagang ito, the place called hell, no? The place called hell. Ang isang lugar na ang tawag ay impyerno. Okay? So nakakatakot itong topic na ito, no? At alam niyo po ba na maraming mga tao, maraming mga philosophers, marami ding mga Christians, no po, ang hindi naniniwala dito. Ayaw nilang tanggapin na merong impyerno, no? Ang sabi ng iba, maging mga believers, no? Bakit gagawa ng impyerno ang isang mapagmahal na Diyos, no? Kaya itong kaya pinipilit nila na ang katuroang ito ay hindi sa katulad ng iniisip natin, no? Hindi katulad ng ipinapakita ito. May ibang kahulugan 'yan, no? So mga kapatid, no? Kung atin pong susuriin ng maigi ang salita ng Diyos, hindi po talaga natin pwedeng ikaila, hindi natin pwedeng tanggihan, hindi pwede nating baliwalain ang katuruan ng Panginoon tungkol po sa impyerno. Kaya ngayon pong ngayon pong umaga, titingnan po natin ang tatlong aralin buhat po dito sa ating pag-aaralan ng mga talata. I'm sure marami na kayong narinig na iba-ibang mensahe tungkol po sa mga talatang ito. Tungkol po sa sinabing ito ng Panginoong Hesukristo. Okay? Ang sabi nila, ito daw po ay parable, pero ang characteristics po ng parable, no po, ay dapat lahat ng characters, no, na involved ay nasa third person. Ang ibig sabihin, walang pangalan. At ang parable po na yun ay mas madalas ay hindi totoong nangyari. Okay? Ito po ay kwento. Earthly stories with heavenly meaning, no? Not necessarily totoo na nangyari. Pero pagka ginamitan mo na daw ng first name, no? Yung isang pangyayari, no? Ang ibig sabihin, ito ay totoo, actual na nangyari. Kaya naniniwala po ako na itong bahaging ito ay hindi parable, kundi ito po ay actual na nangyari sapagkat may dalawang pangalan po dito na nabanggit. Ito po ay si Lazarus at saka si Abraham. May dalawang first name, no, na binanggit dito. Okay, ang third person name lang dito ay yung rich man. Okay, hindi pinangalanan. At as I've said,
Madalas na natin itong naririnig, no, na merong isang mayaman na lalaki na talagang nagpasasa siya sa kanyang kayamanan, no? Ang kanyang mga suot ay mamahalin lahat, marami siyang mga katulong, marami siyang masasarap na pagkain at napakaganda ng tirahan niya. At meron ding isang lalaki na ang pangalan ay Lazarus, punong-puno ng sugat, no? Siya isang pulubi, nanghihingi lang siya ng pagkain, no? Buhat sa mga tira-tira nitong rich man na ito. Okay? At itong si Lazarus ay hirap na hirap siyang kumilos, no? Kaya nauunahan siya ng mga aso, no, na kainin yung mga tira-tira nung mga nung mayaman, no? Kaya ang ginagawa ng mga aso, no, talagang dinidilaan ng mga aso yung kanyang mga sugat. And then isang araw namatay itong dalawang ito, no? Si Lazarus siya ay dinala ng mga anghel, no, sa paraiso, no, kasama ni Abraham, at itong mayaman ay namatay din, inilibing, at siya ay nagising na lang sa impyerno. At nakita natin yung paghihirap na dinadanas nitong rich man na ito, at nung makita niya sa kabilang ibayo itong si Lazarus at saka si Abraham, ang sabi niya, Father Abraham, tulungan mo naman ako, utusan mo naman si Lazarus na kanyang ilublub yung kanyang daliri, no, sa tubig at patuluan ang dila ko para ako'y maginhawahan sa napakatindi na paghihirap na ito. At sabi ni Abraham, hindi na pwede. Nung kayo nabubuhay, ikaw ay nagpakasasa, itong si Lazarus ay naghihirap. Dito sa kabilang buhay, baligtad. Okay? Dito si Lazarus naman ang binibigyan ng kaaliwan, no? Binibigyan ng nakakaranas ng kaginhawahan, pero ikaw, yan naman ang iyong mararanasan dito. At ang isa pa, merong bangin na pag-itan sa atin upang kaming narito ay hindi makapunta diyan at kayo ay hindi makapunta dito. Okay? And then ang sabi ni rich man ay kung ganoon pabalikin mo si Lazarus, no? Doon sa lupa sapagkat may lima pa akong kapatid na pareho ko ang buhay, no? Nagpapakasasa din. No? Ang sabi ni Abraham, hindi na kailangan sapagkat naandun naman ang Bible, no? Yung laws and prophets diyan, ang ibig sabihin diyan ay ang Bible. Okay? Sapagkat yun pa lang ang Bible noon. Ang sabi nitong rich man, no, ay mas maganda kung merong namatay na pumunta dito at nabuhay uli, no? Mas kapani-paniwala ang kanilang sasabihin. Ang sabi ni Abraham, kung hindi sila maniwala, no, sa Biblia, sa banal na kasulatan, ay mas lalo silang hindi maniniwala doon sa patay na nabuhay na mag-uli upang magkwento nga kung ano ang pangyayari. At doon natapos ang kwentong ito ng Panginoong Hesukristo, no? Na narinig ito ng mga Pharisees, narinig ito ng mga apostol. Okay, so makita po natin dito mga kapatid na may dalawang pinatunguhan itong dalawang nabuhay na ito sa mundo, itong rich man at saka itong si Lazarus. At ang basihan ng naging destinasyon nila ay kung ano yung ginawa nila habang sila ay nasa lupa, no? At nakakalungkot man na sabihin sa atin, nakakalungkot man na malaman ngayong umaga pagkatapos po nating mamatay, mga kapatid, ayon po dito sa ating binasa, wala ka ng chance na baguhin pa yung iyong pupuntahan, no? Pagka hindi mo siya inayos habang ikaw ay nabubuhay pa. Okay? Pagka ikaw ay nandun na sa kabilang buhay, no, kung ano yung pinuntahan mo, yun na yun. No? Katulad ng makikita natin dito. So, meron tayong tatlo na lessons na makikita po sa sinabing ito ng Panginoong Hesukristo. Ang una, the reality of hell. Ang katotohanan ng impyerno. As I've said kanina, maraming nagsasabi, no, na ito ay katang isip lang, no? Ito ay maling interpretasyon. Pero mga kapatid, sa umagang ito, nais ko pong sabihin sa inyo,
na ang impyerno ay totoong lugar, no? Bakit po? Sapagkat ito ay sinabi ng Panginoong Hesukristo. Kung inyo pong mapapansin, every time na mababanggit ang impyerno, ang Panginoong Hesukristo po ang nagsasalita. Ang Panginoong Hesukristo ang nagkwekwento. Hindi ito kinikwento ng mga tao. Hindi ito kinikwento ng mga apostol. At yung mga propeta noon, no, ang pinanggalingan ng kanilang mga sinabi tungkol po sa impyerno ay buhat sa Panginoon. At dahil po ang Panginoong Hesukristo ang nagsalita nito, dapat po natin itong paniwalaan. Sapagkat ang mga sinabi ng Panginoon, ito po ay buhat sa Diyos Ama. At ang salita ng Diyos, ayon po sa Psalm 19 verse 7, nabasa po natin ito last week, "The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple." Okay? The law of the Lord, no? The word of God is perfect, no? It is trustworthy. Perfect, walang mali ang salita ng Diyos, no? At ito ay mapagkakatiwalaan. Maaasahan mo, mapapanghawakan mo, no? Na pagka sinabi ng Panginoon na may impyerno, no? Pag sinabi ng salita ng Diyos na may impyerno, totoo ito, 100%, no? Hindi natin ito pwedeng pasinungalingan, hindi natin ito pwedeng itanggi, ikaila, at baliwalain. Sapagkat kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun po ang totoo. At sinabi nga ng Panginoong Hesukristo dito sa maraming occasions, no, na merong impyerno. Kung titingnan po natin ang description ng Panginoon sa impyerno, ang sabi po sa Matthew chapter 13 verses 50, ang sabi po dito, "And throw them into the fiery furnace where there will be weeping and gnashing of teeth." Okay? So makita po natin dito, no, na ang description ng Panginoon sa impyerno ay may iyakan at mayroong yung pagngangalit ng ngipin, at ang sabi pa dito ay may apoy, no, fiery furnace, no, isang horno. At kung babalikan natin itong Luke chapter 16 verses 22 and 23, ang sabi dito, "The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, 'Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire.'" Okay? So makita po natin dito, no, ang description ng Panginoon, no, sapagkat ang Panginoon nagkikwento nito, eh, no, na yung lugar kung saan nagpunta itong rich man ay it is a place of agony, it is a place of fire, no, it is a place of torment, no, ng matinding paghirap dahil sa apoy, no, na kung saan ay naandun siya. Okay, so ang impyerno, ayon sa Panginoon, no, ito ay lugar ng apoy. Ito ay lugar ng paghihirap. Ang sabi pa sa Matthew chapter 25 verse 46, "Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life." So dito, sinabi ng Panginoon yung dalawang direksyon ng masasama at ng mga matutuwid. So yung mga masasama, the wicked people, will go to eternal punishment. So this is a place of punishment, pagpaparusa. Okay? Parurusahan dito ang mga masasama, yung mga hindi at ayaw kilalanin ang Panginoon. So ito po ang kanilang kahihinatnan. And then sa Matthew chapter 22 verse 13, "Then the king told the attendants, 'Tie him hand and foot and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.'" Okay? Ang gusto ko pong pansinin dito ay into the darkness. Okay? So imagine, ito ay lugar na may apoy, pero it's full of darkness. So kakaiba itong lugar na ito, no? Talagang ito ay nakakatakot at napakahirap sa lugar na ito. Okay?
Isa pa pong talata sa Mark chapter 9 verses 47 to 48. Sabi po dito, "And if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell, where their worm does not die and the fire is not quenched." So, makita po natin dito, sabi ng Panginoong Hesukristo, ang impyerno daw po ay may uod at may apoy na hindi namamatay. So, talagang napaka-tindi po, no, ng lugar na ito. At itatapon dito yung mga ayaw sumampalataya sa Panginoon. Yun po ang una na atin pong makikita. The reality of hell, ang katotohanan po nito. Sapagkat ito po ay sinabi ng Panginoong Hesukristo. Dito po sa New Testament, lalo na sa four Gospels, ang nagsalita tungkol sa impyerno, no? Tungkol po dito sa lugar ng kaparusahan ay ang Panginoong Hesukristo. Even sa Revelation po, ang nagkwento kay John, no po, ang nagpakita kay Apostle John kung ano itsura ng impyerno ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya dahil po ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi nito, ito po ay totoo at dapat po nating paniwalaan. Okay po? So, yun po ang una na makikita natin na lesson tungkol sa lugar na ang tawag ay impyerno. It is real. No, ito po ay totoo. Ang pangalawa po na gusto ko pong matutunan natin tungkol po sa lugar na ito, hindi lamang the reality of hell but the cruelty of hell. No, gaano po kalala, gaano katindi ang pahirap na ibibigay ng lugar na ito pagka ikaw ay napapunta dito. And again, kung makikita po natin dito, no, ang mga pupunta dito ay yung mga hindi sumampalataya sa Panginoon. Okay? Yung mga sumuway sa Kanya, yung mga ayaw tanggapin siya bilang sariling tagapagligtas. Okay, ang una, makikita po natin dito that this place is a place of eternal punishment. Yan po yung nakita natin kanina, no? So, ang gusto kong pansinin natin dito yung eternal punishment. Ang ibig sabihin, pagka ikaw daw po ay napapunta dito, no? Yung matindi na mararanasan mo dito ay yung paghihirap na pangwalang hanggan. That's how cruel this place is, no? Nung ako po ay naoperahan sa aking pong tuhod, no? Ay lalo na nung nawala yung anesthesia ay talagang napakasakit, ano po. At tiniis ko po yun ng halos 3 months, no? Nagpa-therapy po ako kasi ang pangako ng doktor, no? Pagka ikaw ay nagpa-therapy ng ayos, pag sinunod mo yung instruction ng mga therapist mo, pagka ininom mo itong gamot na ito, ikaw ay gagaling. No? So, sa totoo lang po, halos 1 year akong nagpalakas. Ano? 1 year akong nagparehab. 1 year bago nawala yung pain sa akin pong tuhod. So, kung tayo po ay masaktan dito sa lupa, no? Mahirapan dito sa lupa, yun po ay saglit lang. Pero dito, no, gaya ng nabasa po natin kanina, no, it will be an eternal punishment, no? Tingnan po natin sa Revelation chapter 20 verse 10. Sabi dito, "And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever." So, ang diablo, ang beast, ang mga false prophets ay itatapon din dito sa lake of fire. Okay? At sino pa po ang itatapon dito sa lake of fire na ito? Kung babasahin po natin sa verses 12 to 14, "And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what he had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written
in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So mga kapatid, ito po ano, kung babasahin po natin ang maigi ang Biblia, ang impyerno po ay inihanda ng Panginoon para po sa Diablo at saka sa kanyang mga kampon, ano? Ngunit dahil siya po, dahil marami po siyang mga nadaya na mga tao, no? Ang number one na pandaraya niya ay huwag kayong sumampalataya sa Panginoon. Huwag niyong sundin si Jesus. And because of that, no? Merong sa huling paghukom, ano? Lahat ng mga namatay na hindi sumampalataya sa Panginoon ay bubuhayin ulit, no? Yung mga namatay sa dagat, no? O siguro yung mga abon na tinapon sa dagat. Okay? At kung saan-saan lugar, mabubuhay sila. And then bubuksan yung Book of Life, no? At doon daw nakalagay, nakasulat, ayon dito, yung mga ginawa natin sa buhay na ito. At lahat daw ng hindi malalagay ang pangalan doon sa Book of Life ay itatapon sa Lake of Fire. So ang ibig sabihin, yung mga tao na nakasulat doon, no, ay hindi itatapon doon. Okay? At dito, kung titingnan po natin dito sa Luke chapter 16, makikita po natin na itong rich man na ito, no, ay hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa Book of Life dahil naandito siya. Okay? Dito sa impyerno. At makikita natin mamaya paano ba masusulat ang ating pangalan sa Book of Life. Okay? Para tayo po ay makaiwas dito sa impyernong lugar na ito. Okay? So, it is a place of eternal punishment. Pangalawa, it is a place of hopelessness. No? Ito po ay lugar ng kawalan ng pag-asa. Ang sabi po sa verses 24 to 26, "So he called to him, 'Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in the water and cool my tongue because I am in agony in this fire.' But Abraham replied, 'Son, remember that in your lifetime, you receive your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. And besides, all this between us and you, a great chasm has been fixed so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us.'" So makita natin dito mga kapatid na pag naandito ka na sa lugar na to, you are hopeless. Hindi ka na makakapunta dun sa kabila. Or hindi ka na makakahingi ng kahit anumang pabor dun sa kabila. Sapagkat fixed na, no, yung mga places na yun. Merong bangin sa pagitan para yung mga taga roon hindi makapunta dito, yung mga taga rito ay hindi makapunta doon sa kabila. Okay? Tandaan po natin to mga kapatid. Kaya po, pumunta sa impyerno, itong rich man na ito, hindi dahil sa siya ay mayaman. Okay? Dapat klaro po yan sa atin. At si Lazarus, kaya siya ay pumunta sa langit, ay hindi dahil sa siya ay pulubi. Okay? Kundi, dahil po sa kayamanan nitong rich man na ito, nalimutan niya ang Diyos. No? Kasi yun nga po, pag hindi po natin nabantayan ang atin pong mga sarili, itong mga kayamanan, itong mga material things, no? Itong mga bagay na pinagkakaabalahan natin maliban sa Diyos, ito po ang aagaw ng atensyon natin sa Panginoon, no? Na talagang trabaho, tayo ng trabaho, no? Marami tayong ibang ginagawa, pinagpapamamaya natin ang Panginoon, no? Yung paglilingkod sa Kanya hanggang sa malimutan na natin, no? Yung Kanyang imbitasyon, malimutan na natin yung Kanyang panyaya sa bawat isa, hanggang sa mahuli na ang lahat. Okay? At alam po ninyo, pagka nahuli na ang lahat, we will be hopeless or you will be hopeless, no? Pagka kayo po ay napapunta sa impyerno. Okay? Walang pabor, walang chance na ikaw ay makaalis na dyan. Okay? Nakakalungkot po at nakakatakot po itong katotohanan ito. Di po ba? Pero dahil ito ay sinabi ng Panginoon, ito po ay totoo. Okay? So, it is a place of hopelessness. Hindi lamang po ito place of eternal punishment, kundi ito po ay place of hopelessness.
And then, ang pangatlo, it is a place of helplessness. Hindi ka pwedeng humingi ng tulong. Dito, itong mayaman na ito, ay humingi siya ng tulong kay Abraham. Ang sabi dito sa verse 27 to 29, he answered, "Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment." Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." Then verse 30, "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." Verse 31, he said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead." So makita natin dito, mga kapatid, na hindi ka lang hopeless dito, kundi helpless. No? Kahit anong request mo, hindi na mapagbibigyan. No? Ang panalangin dito ng rich man, sana pabalikin si Lazarus sa lupa para warningan niya yung kanyang 5 mga kapatid. Okay? Sapagkat namumuhay din sila nang naaayon sa pamumuhay nitong rich man na ito. Ibig sabihin, namumuhay sila nang walang Diyos. No? Sapagkat sila'y mayaman. Nagpapakasasa sila, hindi sila tumutulong sa iba. Okay? Pero ano sabi ni Abraham? No? Naandun naman ang Laws and Prophets, no? Nandoon naman ang Bible, nandoon naman yung mga nangangaral, no? Yun ang kanilang pakinggan, yun ang kanilang sundin, at sila'y makakaiwas. Pero sabi nitong rich man, hindi, mas maganda kung may buhat dito ay babalik doon sa lupa at magbibigay ng warning. Pero ano sabi ni Abraham, kung hindi nila mapaniwalaan ang salita ng Diyos, eh hindi rin nila papaniwalaan kahit na merong namatay at nabuhay na mag-uli. Kaya mga kapatid, itong lugar na ito ay talagang dapat na iwasan, no? Hindi po dapat nating mapuntahan, no? Sapagkat this place is very cruel, no? Talagang wala itong awa, wala itong sinisino. Okay? Itong rich man, kahit napakayaman niya sa lupa, no? Hindi niya nagamit 'yon, no? Yung comfort na na-experience niya sa lupa, hindi niya nagamit dito sa impyerno, no? At sa panahon natin ngayon, no? Kung inaakala natin na mas mahalaga ang mga material na bagay kaysa sa Panginoon, no? Kaysa sa kanyang mga utos, no? Kaysa sa mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Dito po makikita natin that we will be helpless and hopeless kung uunahin natin ang ibang bagay kaysa sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, nawa mapaalalahanan, mabigyan ng babala ang bawat isa na napakahalaga po itong ating ginagawa. Ano po? Ito po ay may eternal value. Ang pagpapala po na ating matatanggap ay hindi lamang dito, kundi hanggang sa kabilang buhay, hanggang sa walang hanggan. Kaya yung desisyon natin na makinig at sumunod, at yung desisyon natin na iwasan, baliwalain itong mensaheng ito, ay meron pong kapalit. At ang kapalit nito ay hindi lamang ngayon natin mararanasan, kundi maging sa kabilang buhay magpakailan pa man. Nakatulad po na nangyari dito sa rich man na ito at kay Lazarus. Gusto kong pansinin itong verse 31. Ano? He said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convince even if someone rises from the dead." Totoo po ito, no? Ilan na po sa atin dito ang nakarinig na namatay na siya, no? Nakita niya si Jesus, no? Nakita nila yung magandang lugar, and then sila'y nabuhay na maguli at shinare nila, no? Ilan na sa tingin ninyo ang mga naniwala sa kanila? Di ba parang yung mga tao hindi pa rin sila maniwala doon sa kanilang mga sinasabi, no? Akala nila nag-hallucinate lang. Akala nila ay gawa-gawa lang nila yung kanilang mga sinabi. Sapagkat yan nga ang katotohanan, no? Kung yung sa salita ng Diyos hindi sila maniwala, hindi rin sila maniniwala kung meron mang mabuhay na mag-uli at ikwento kung ano kanyang nakita. At dito, makikita natin si John chapter 12 verses 9 to 11. Pansinin niyo po ito, no? Ang sabi dito,
sa John chapter 12 verses 9 to 11. Meanwhile, a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came, not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priest made plans to kill Lazarus as well. For on account of him, many of the Jews were going over to Jesus and putting their faith in him. So biro nyo itong mga chief priest na ito, no? Imagine, binuhay ng Panginoon si Lazarus na 4 days nang patay. So imagine niyo yung ano, yung balita, no? Ang daming mga Marites dito, no? Kumalat yung pinakalat ng mga Marites dito, ang himala na ginawa ng Panginoon. Pero ano ang naging epekto nito sa chief priest, no? Gusto nilang patayin ulit si Lazarus. Bakit? Sapagkat dahil sa nangyaring yun, ang daming sumampalataya kay Jesus. Okay? Ay ayaw nila yun. Kaya makita natin na totoo yung sabi ni Abraham doon sa rich man, na kahit na may mabuhay na maguli, no? Nakatulad nga nito, ang pangalan din ay Lazarus, no? Ay hindi pa rin sila maniniwala. Kaya yung lugar na yun na kinaroroonan ng rich man, no? It is a place of helplessness, no? It is a place of eternal punishment, a place of hopelessness, and a place of helplessness. Okay? Ang akin pong panalangin nawa ay huwag po nating piliin na pumunta sa lugar na ito. Sapagkat sa totoo lang po, no, ang aking kaalaman, ang aking mga salita ay very limited. No, hindi po enough yung oras natin para ibahagi po sa inyo, no, yung buong picture, oh, yung total picture ng impyerno. Pero ito pong mga salita na atin pong mga binasa, ako po'y naniniwala na enough na ito para makita natin yung itsura, no? Yung kondisyon ng isang tao pagka tayo ay napapunta sa lugar na ito. So, nakita natin yung pangalawang lesson, no? Ang una, the reality of hell. Secondly, the cruelty of hell. It is very cruel. No po, wala itong sasantuhin, wala itong sisinuhin. And then ang pangatlo, the remedy for hell, no? Ang solusyon, no? Paano tayo makakaiwas sa impyerno? Ito po. Titingnan natin sa verses 27 to 28. Luke 16, 27 to 28. Ang sabi po dito, he answered, "Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment." Verse 29, Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." Okay, so ganito po ang sitwasyon dito. Makita po natin na itong rich man, no, ay pinipilit niya nga na itong si Lazarus ay bumalik, no, mabuhay na maguli para warningan yung 5 niyang kapatid. Na sigurado, pag hindi na warningan yung 5 yun, ay sigurado magkakasama-sama sila dito sa impyerno. Okay? And then, ang sabi ni Abraham, hindi na kailangan na mabuhay itong si Lazarus. Hindi na kailangan bumalik, no? Hindi na kailangan mabuhay siyang maguli para bigyan ng warning itong mga kapatid mo. Dapat pakinggan nila at sundin kung ano ang sinasabi ng laws and prophet, no, ng Biblia. Yun lang, pakinggan nila at kanilang sundin. At ano ba ang tinuturo ng Biblia? Kung atin pong babasahin, no, ang Old Testament, ang New Testament, ito po ay naglalaman kung paano tayo makakaligtas dito po sa eternal punishment na ito, na ang tanging paraan ay tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Okay? At in fact, ito po ang dahilan bakit kwento ito ng Panginoon sa mga Pharisees, no, sa mga chief priests, sa mga tao na nakikinig sa kanya during that time, para ma-realize nila na sa pamagitan lang ng Panginoong Hesukristo, no, sa pamagitan ng pakikinig at pagsunod sa kung ano ang tinuturo ng Panginoon, ikaw lamang makakaligtas, no? Ito lamang ang tanging solusyon. Ito lang ang tanging remedyo para makaiwas tayong lahat sa lugar na ito na tinatawag na impyerno. Ano po ang gagawin natin?
nung tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. At gaya ng atin pong laging ipinapaliwanag, ano ba ang ibig sabihin ng pagsampalataya sa Panginoon? Tatlong bagay lang po. Una, aminin natin na tayo po ay makasalanan, pagsisihan po natin ito at tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay po natin. Kung taimtim po nating ipapanalangin yun sa oras na ito, makakaiwas po tayo dito. Yan po ang sabi sa John 3:16. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have eternal life, but have everlasting life. Sino man ang sasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi na mapapahamak, no? Hindi na mararanasan ng eternal punishment, but will have eternal life. So mga kapatid, ngayon pong umagang ito, napakahalaga po na sigurado tayo, no, na tinanggap natin si Jesus. Sapagkat naniniwala ako na nagulat itong rich man, no, sapagkat ang interpretation po ng mga Hudyo noon, basta't ikaw ay mayaman, ang ibig sabihin, ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. At pagka ikaw ay mahirap, ibig sabihin, ikaw ay pinaparusahan ng Panginoon. Okay? Kaya ang ine-expect, marahil ng mga buhay, nung kanyang mga kapatid, nung kanyang mga katulong, no, nung kanyang mga kaibigan, no, ay itong rich man na ito ay nasa langit, nag-i-enjoy, no? Kumbaga, kung nag-enjoy siya ng maigi sa lupa, no, sa langit ang extension. At itong si Lazarus, no, dahil siya naghihirap, siya ay pinaparusahan ng Diyos, siya ay tuloy sa impyerno. Tuloy-tuloy ang kanyang paghihirap. Bakit napapunta si Lazarus sa langit? No? Makita po natin ang sabi ni Abraham, kung ikaw ay makikinig at susunod sa salita ng Diyos, makakaiwas ka dito. Bakit nakaiwas si Lazarus? Sapagkat siya ay nakinig. No? Sapagkat siya ay sumunod sa instruction ng Panginoon. Siya ay sumampalataya sa Diyos. Okay po? Bakit po nasabi yan? Sapagkat si Lazarus ay nasa langit. Okay? Ang isa pa na gusto kong pansinin natin dito, tinawag niyang father si Abraham. No? Ang ibig sabihin, no, itong Hudyo na ito ay talagang legitimate na galing sa lahi ni Abraham. At ang gusto kong makita natin dito, hindi porket ikaw ay kabilang sa lahi ni Abraham, ligtas ka na. Okay? Ikaw ay pupunta rin sa langit. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, hindi porket Christians ang iyong mga magulang, Christians ang iyong mga kapatid, hindi mo na kailangang sumampalataya o sumunod sa Panginoon sapagkat damay ka na, no, ng iyong mga parents. Hindi po, no? Ang desisyon po na tanggapin si Jesus ay individual. Okay? Hindi ibig sabihin na tumanggap sa Panginoon ang inyong parents ay kasama ka na doon, damay ka na doon. Hindi po, no? Kaya ngayong umaga, no, kailangan mong magdesisyon, no? Kailangan mong siguraduhin, sapagkat marahil itong rich man niya na ito, akala niya siya ay ligtas sapagkat siya ay galing sa lahi ni Abraham at siya ay mayaman. Okay po? So, yun po ang tanging paraan para po tayo ay makaiwas dito. Wala nang iba. Wala nang ibang ritual na pwede kayong gawin para kayo ay makaiwas. Ang tanging paraan, sampalatayanan natin ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Napaka-powerful po ng words na yun, no? Sapagkat ang ibig sabihin, kung hindi tayo dadaan sa Panginoon, hindi tayo makakarating sa Ama. Okay? Ang ibig sabihin, dito ang diretso natin sa impyerno. Mga kapatid, sa umagang ito, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, kailangan mo siyang tanggapin sa oras na ito. No? Kailangan isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Habang may panahon pa, habang malakas ka pa, habang naiintindan mo pa ang mensaheng ito. Aminin mo na ikaw ay makasalanan, pagsisihan mo ito at tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang Kanyang pangako, hindi ka na mapapahamak, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan.
At sa atin dito, no, na tinanggap na si Jesus bilang sariling tagapagligtas, kung titingnan, kung babalikan po natin itong rich man na ito, nung malaman niya na siya ay helpless and hopeless, no, yung talagang wala, hindi na siya, na talagang siya ay forever doomed na doon, no, ang sabi niya, tulungan niyo naman ang mga kapatid ko. No? Parang ito ang request niya kay Abraham. Huwag niyong hayaan na mapapunta rin ang mga kapatid ko dito. No? Kumbaga, kung itong rich man ay makakabalik lang sa lupa, ay talagang uunahin niyang sharean, no? Kumbinsihin yung kanyang mga kapatid, yung kanyang family, yung kanyang mga loved ones, maybe yung kanyang mga relatives. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ang paalaala po sa atin nitong rich man na ito na pumunta sa impyerno, no, ang unan yung bahaginan, ang unan yung warningan ay yung inyong mga loved ones, yung mga tao na ayaw nyo na pumunta sa impyerno. Di po ba? Kung tayo ayaw natin doon, sana sabihan din natin yung mga loved ones natin, no, yung ating mga kapitbahay, mga kakilala natin, no, na totoo ang impyerno, no, at ito po ay lugar ng kawalan ng pag-asa at tulong. At ito'y lugar ng punishment. Kumbaga ay, ito ay lugar ng matinding paghihirap magpakailanman. Okay? At may paraan para makaiwas dito. Yun ay sampalatayanan si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Na yan po ang sinasabi, no, ng Biblia. Okay? Mga kapatid, ayon po sa World Population Review, sa loob daw ng isang segundo ay may dalawang namamatay. No? Sa loob ng isang minuto, merong 115 na namamatay. Sa loob ng isang oras, merong 6,928. At sa loob ng isang araw, merong 166,279 na namamatay. At ngayong umaga, naniniwala ako, no, na pagkatapos ng mensahe kong ito, ay meron ng 6,000 na namatay. No? Imagine, ganun ka katindi, no, kabilis ang kamatayan ng isang tao. At hindi ko po alam kung kasama doon sa 6,000 na namatay, no, after an hour, no, ng ating pag-upo, no, ng ating pakikinig ng kanyang salita. Hindi ko po alam kung kakilala niyo yun, kaibigan ninyo yun, o related kayo dun. Okay? At hindi ko rin alam kung saan sila nagpunta. Ano ang desisyon? No? Hindi po natin alam. At dun sa mga namatay na, no, na mga loved ones natin, ilan kaya dun ang nagpe-pray sa atin na sana tanggapin natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Mga kapatid, tandaan nyo ito. Yung mga namatay na ang nagpe-pray sa atin. Hindi tayo ang nagpe-pray sa mga namatay na. Sapagkat kung ano ang pinili nila, no, na puntahan habang sila'y nabubuhay, no, pagka sila'y namatay, fix na po yun. Hindi na sila makakatawid. Hindi na nila mababago ang kondisyon ng kanilang buhay. No, fix na po yun. Kaya napakahalaga na habang buhay po tayo, dito po ang lugar, ito po ang oras ng pinakamahalagang pagpapasya na dapat ay gawin po natin. No? Nawa mga kapatid, mga kaibigan, no, ang mensaheng ito ay kumausap, no, kumatok sa inyo pong puso, no, para makaiwas tayo sa lugar na tinatawag na impyerno. Kailangan nating sumampalataya kay Jesus. Sapagkat nakita po natin, no, yung tatlong lessons, no, from this place called hell, no, its reality, its cruelty, and its remedy. Ang time-time ko pong panalangin sa bawat isa, nawa tayo pong lahat ay makaiwas sa lugar na ito. At nawa hindi lang tayo, no, kundi yun ding mga mahal natin po sa buhay. Sampalatayanan po natin, sundin po natin ang atin pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa napaka mahalaga na mensaheng ito sa buhay namin. Dalain ko po na magdesisyon
ng tama ang mga nakikinig ng inyo pong salita. Nawa, kung merong nakikinig sa amin na hindi pa nakakilala sa inyo, katukin mo ang kanyang puso. Tanggapin nila ang Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas. At sa amin po na nakakilala na sa inyo, nawa, habang may pagkakataon pa, gawin namin yung panalangin ng rich man na mapaalalahanan, mabigyan ng babala yung mga mahal namin sa buhay. Ibahagi namin ang inyo pong salita. Tanggalin mo ang takot at hiya namin, Panginoon. I-share namin ang mabuting balita. I-share namin, Panginoon, na pwede kaming umiwas sa tiyak na kapahamakan. Kaya, Panginoon, pagyamanin mo ang inyo pong salita sa buhay po namin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang tanghali sa bawat isa.
shall to himself fall.